May inaabot na piyesa, ano kaya yun? Grabe, nag-sacrifice ng kabayo! Binigay yung kabayo, kapalit lang po ay 2 pawn! Aba, matindi atake siguro ang palob niyan, mag-e-F5! Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, ang game po na matutunghayan natin ay exciting na laban between Grandmaster Fabiano Caruana at Grandmaster Wesley Son. Nangyari po ito last year lang sa St. Louis Rapid and Blitz. Ipot po si Fabiano Caruana, Wesley Son, nag-arrange pa siya ng pyesa, medyo late siya dumating eh. Nag-E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez at malamang Knight F6 Berlin ang gawin ni Wesley Son dito. Pero hindi niya po tinira, nag-A6, aba! Ruy Lopez, ano ito? Magiging marshal ba ito? Nag-Bishop E7? Anong gagawin ni Fabiano? Rook E1 na nga? Nag-B5? Ayun, marshal. Pagkatira po ng castling, nag-A4 anti-marshal. At mabilis tinira ni Wesley yung B4, no? Nag-A5 naman si Fabiano Caruana. Tumira lang po ng D6, C3. At ngayon, nag-iisip si Wesley. Medyo hindi po kasi mainline yung C3. Common na ginagawa dito, eh nagdi-D3 muna bago magsi-C3 later on. Pero C3 agad-agad ang ginawa ni Fabiano Caruana. At ayan na nga, napaisip si Wesley, nag-rook lang po sa B8. Immediately, Bishop C4 ang tinira ni Fabiano. Medyo mabilis po siya doon. Talagang handa si Fabiano dito, no? Ang ginawa naman ni Wesley, nag-Bishop G4, pininyo kabayo, H3 umatras. Ang tanong, libre po yung pawn sa A6, no? Di ba may Bishop takes A6? Libre yan? Binibigay lang ni Wesley, no? Si Fabiano nag-isip ngayon, kakainin kaya niya? Napaisip siya, no? Hindi niya kinain, nag-D3 lang. Siguro pagkakain may rook A8, babagsak din yung A5. Baka may ganun pong galawan. Kaya nga eto, dinitrade niya lang, kinain ni Wesley yung C3, pawn take C3, at ngayon, Wesley so thinking, ano kaya ang kanyang gagawin? Seryoso po sila, tingnan nyo, nakamas oh. Nakamas pa sila habang naglalaro. Uso pa COVID niyan last year. Wesley so, Knight takes A5, kinain lang yung pawn. Libre yun ah. Ah, may kain din sa B1 kasi maiwanan ng tore. Ayan. So far, equal lang daw po ito. Pero ang kagandahan, wala nang po problemahin na pawn sa A6 si Wesley kasi nakain niya na yung A5 eh. Yung A6 babagsak talaga yan. Pero okay lang kasi equal lang naman daw po pag kinain yan. So ngayon, nag-iisip si Fabiano Caruana kung ano ang kanyang gagawin dito. Matindi, no? Napaisip siya. First time nag-isip na matagal ni Fabiano, no? Nag-G4, napaka-agresibo. Wala bang sacrifice? Knight takes G4? Kain-kain, tapos F4, F5 at some point, ah. Anong gagawin ni Wesley? Baka mag-sacrifice si Wesley, ah. Hindi, nag-Bishop G6 lang, umiwas. So, pagka-iwas, Queen C2 na ang ginawa. At inaatake po yung tori sa B1, malamang umatras yan. Ang tanong saan, Rook B6 ba? O Rook A8, o B8, I mean, uuwi na ng tuluyan sa kanyang bahay. Nag-isip si Wesley. Lamang pa rin po sa oras dito si Fabiano Caruana. At umatras na nga lang po ang kanyang tore sa may B8. So umatras lang. Ngayon, Fabiano malamang kakainin na po siguro ito pong pawn sa may A6. Hindi ko alam kung bishop o rook. Malamang rook po para walang pin eh. Kasi baka pag bishop takes may rook A8 pa, malamang magro-rook takes yan. Ayan na nga po, nag-rook takes and then immediately tinira ni Wesley yung queen C8. Anong idea niyan? Bukod sa inaatake yung tori pero depensado naman, baka mag-sacrifice sa may G4, no? Nag-iisip si Fabiano Caruana dito, yun na nga siguro. Magsasacrifice nga siguro sa G4. Paano didepensahan niya ni Fabiano Caruana? Napaisip si Fabi dito, no? Nagting lang po sa H2. Itong si Fabiano Caruana, was he so thinking, ano kaya ang kanyang gagawin dito? Seryosong nag-iisip. Seryosong nag-iisip si Wesley. Mukhang may masamang plano, ah. Ano kaya ang kanyang masamang plano? Talagang isip siya ng matindi, ah.
lamang pa rin si Fabiano Caruana sa oras, no? Talagang napaisip si Wesley dito sa posisyon na ito. Ano kaya ang kanyang gustong gawin? Seryoso po siyang nag-iisip at may inabot na king lang po sa H8. Sumeg, kumending lang yung king, gumilid lang. Relax tira lang ang ginawa, no? Kala ko magsasacrifice na sa G4 eh, pero hindi pala. Anyway, Fabiano Caruana, baka i-develop na po yung bishop. Nag-queen lang po sa E2. Aba, queen E2 lang ang ginawa ni Fabiano doon. And then Wesley so, C6 lang, tamang relax tira lang. Nag-rook naman po sa E7 itong si Fabi. Ina-attack po yung bishop sa may E7. Gumalaw po yan, nag-bishop D8. And after bishop D8, siguro bishop E3 na. Ilalabas na siguro yung bishop. Tama ba? Nag-iisip si Fabi dito, ano ang gagawin niya? Seryoso sila pareho. Talagang seryosong seryoso yung dalawa. Lamang pa rin si Fabi sa oras eh. Isip-isip, Fabi. Ano ang gagawin mo? Bishop G5? Bishop E3? Yung bishop kasi hindi pa nakadevelop eh. Kailangan niya nang i-develop yan eh. Nag-bishop E6. Inatake yung reyna. Mabilis pinawala ni Wesley. Nag-queen po sa E6. Tapos saka nag-bishop E3. At ngayon, nag-iisip na si Wesley. Anong gagawin niya? Ang bishop E3, maganda yun. Na-preventing po yung bishop B6 na tira ni Wesley. Nag-iisip ngayon si Wesley kung ano ang magandang play dito. Hindi makagalaw yung bishop sa ano eh. Sa may D8, walang pupuntahan na eh. H4 kaya? Baka pwede siya mag H4. Umatake na po sa may kingside. Ano kaya ang pinaplano dito ni Wesley? Napapaisip pa rin po siya. Mababa na yung oras nila. Wesley so, nag-iisip pa rin. May inaabot na pyesa. Ano kaya yun? Grabe, nag-sacrifice ng kabayo. Binigay yung kabayo. Kapalit lang po ay 2 pawn. Aba, matindi atake siguro ang palob niyan, mag-F5. Totoo kaya ito? May kalalagyan kaya yung sacrifice na yan? Umiwas lang po yung kabayo, pumunta sa dito, pinapalit yung reyna. Siyempre, huwag mong ibabalit. Pag ganyan po, natagilid ka sa bilangan ng pyesa, avoid exchanging. Ang kalamangan o compensation na nakuha dito ni Wesley sa pagbibigay po ng pyesa na yun, medyo hindi safe yung king ni Fabiano Caruana. So, ayan na nga po, nag-king G2, may threat po yan, rook H1. Tapos siguro tatakbo sa ligtas na lugar yung king ni Fabiano Caruana dito. Ano kaya ang gagawin ni Wesley? F5 na, di ba? F5 na nga. Binutas na po yung F5 para makatulong na yung tore. Siguro magro-rook H1 na itong si Fabiano Caruana dito. Atakihin na po yung reyna. Yun na nga po yung ginawa. Immediately umatras yung reyna ni Wesley sa may F6. Mabilis na pong tinira yun. Kinain yung F5. Binawi po yan ng bishop. Seryoso si Fabiano Caruana dito, no? Less than a minute na lang po si Wesley So. 16 seconds ang nalalabi. Panic time na. Fabiano Caruana, 2 minutes back. Tumira po ng Queen H5. Kailangan mapatira ni Wesley dito. Ano kayang gagawin niya? Hindi po siya makatears. Hindi po siya makatears. Aba, ang haba naman ng 16 seconds na yun. Mukhang mali yung clock sa chess.com, no? Mahaba-haba yung 16 seconds na yun. Kanina pa yun, dapat ubos na oras ni Wesley dyan. Ano kaya ang gagawin? Baka magdi-D5. Control yung sentro. Tama, di ba? D5. Nag-iisip pa rin po si Wesley dito, ha? Oop, may inaabot na po siya, pero hindi pa rin niya tinira. Nagdadalawang isip, baka nagtatatlong isip pa nga. Oop, biglang nag-bishop B6, pinapalit yung bishop. Ah, sige, para nga po yung F2, ma-weaken. Ah, yun ang plano niya, no? Ina-attack din yung tori dyan, ha? Ina-attack yung tori. In case na mag-knight E4, kakainin lang yun, no? Kaso may mati sa H7, eh. Anong gagawin pag nag-knight E4? Knight E4 ata, kain-kain. Tingnan natin. Kinain lang ni Caruana yung B6, binawi na tore. Tapos Knight F3. E di may E4 na. Wala na daw oras si Wesley. May problema yung orasan nila sa chess.com.
Anyway, tuloy po ang laban. Ibig sabihin, may oras pa yan. Nag-knight F3. Tumira lang po ng bishop sa may G6. Naging 53 milliseconds si Wesley. Umangat. May problema nga sa chess.com. Anyway, after queen G4, saan pupunta yung kanyang reyna? Bakit pumunta dyan? Ah, inatake kasi ng bishop. So, nag-D5 na nga. Maganda yung D5. Intending to go E4 po yan. Nag-queen lang agad-agad sa GT. Rook B2 naman. Pressuring po yung F2 pawn para pagkatulak po ng E4. Pawn takes yan. Gumalaw yung kabayo sa pool yung kanyang F2 na pawn. Mukhang kailangan depensahan yung F2 na pawn, no? Yun ang tanong, anong bang didepensa? Nag-rook F1 na nga. Ayun na nga po ang ginawa. Itutuloy ba yung E4? Itutuloy kaya yung E4? E4, di ba? E4 na nga ang ginawa. Nag-knight E5. Maganda yung knight E5. Putting pressure sa bishop sa G6. Kaya nag-bishop H4. Dito po si Wesley So. Kinain yung E4. One piece lang si Wesley, tandaan ha. Kinain din po yan. Okay. Tagilid si Wesley dito, one piece down. Mukhang hindi na mamamati ito. Safe na po ata yung king. Nag-bishop naman po sa C4. Ah, may mga idea siya later on na knight F7. Okay. Nag-iisip si Wesley, wala na pong oras. Ayan, kung makikita nyo sa live board, 23 seconds na lang si Wesley. Nag-iisip po siya. Ayan, mas lumaki yung orasan, mas kita natin. Nag E3! Para saan yung E3? Libre yun ah. Queen takes lang ah, persado. Pagka queen takes, oh, ano plano ni Wesley dyan? Natatime pressure po si Wesley. 12 seconds ang lalabi. Nag H6 lang? Ano pa? Sabi H6 lang, oh, bumalik lang yung queen sa G3. Mukhang blunder lang po yung E3 na yun ah. Na 1 pawn down. Nang walang kalatoy-latoy si Wesley, no? Nag-rook lang po sa may D2. Ano idea ng rook sa D2? Bakit? Ah, preventing yung mga knight, ano? Yung mga tirada na knight D7. Maaari, no? Yung po siguro yung ginagawa niya. Pag nag-knight D7, anong mangyayari? Hindi, nag-rook D7, eh. Bishop F3, sinacrifice libre. Ah, makakain yung tori sa D7 pag kinain. Kaya nag-king move lang. And then nag-bishop sa D5 at nag-resign na lang po si Wesley. So, dun, bakit po siya nag-resign? Kasi po, parating na po yung tiradang knight G6. Pero ang maganda, i-analyze nga natin ito. Ano bang nangyari dyan? Tingnan nga natin. So, sa opening po, normal naman yung opening, medyo kakaiba lang ng konti yung tinira na C3 dito kasi usually po talaga D3 ginagawa dito. Pero nag C3, nag rook B8, bishop C4 ang bilis tinira, nag H3 umatras, tapos dito po tumira ng novelty si Fabiano Caruana. Ang common na ginagawa G4 and queen A4, pero nag D3 po novelty. Kaya pala hindi tinitira yan kasi may ganito nga, pawn takes din, tapos knight sacrifice. So, ma-equalize ng mabilis. Ayan po ang nangyari sa laro. Ang gusto kong mangyayari, bakit hindi pwede sacrifice dito, no? Anong gagawin? Ah, wala pa pala kasing F5. Dahil nakapin. Okay, kaya hindi nag-sacrifice si Wesley. At ayan na nga po ang nangyari, no? Umatras, kinain, queen C8 dito. Dito, hindi pa rin nag-sacrifice. Nag-king move muna. Tingin ko kaya nag-king move, nag-prepare na mag-sacrifice para may F5 na mabilis. Eh, kaya nag-queen E2 si Fabiano Caruana, nag-C6 naman, and then rook A7. Tumakbo yung bishop A6, at sabi dito, equal lang daw po pagka-queen E6 eh. Tumira po ng bishop E3, at blunder daw yung sacrifice ni Wesley. Sisimplihan lang daw po sana ito, bishop B6 immediately. At equal lang daw pagka bishop B6, kakainin, kain. Ganyan lang daw sana, huwag ka munang mag-sacrifice. Napabilis yung sacrifice ni Wesley doon. Kasi yung sacrifice niya, medyo naalanganin po siya, no? Bakit kaya siya nag-sacrifice? Siguro natakot siya dito, no? Anyway, gusto kong malaman yung time na nag-sacrifice na ito, dito po sa parte na parang may counterplay pa ito, pagka-rook B2. D5, no? Dito. O, rook lang po sa B2. Parang may counterplay, diba? Rook F1. Ang ginawa, tinulak. Ang sinasuggest po ng engine, rook E8 muna. Kasi nagka-problema eh. Pagkatulak po kasi, nagkaroon ng knight E5 na pressure yung bishop. Sana kung nandito ito, re, walang knight E5. Yun po yung sinasuggest dito na tira ng engine, no? Anyway, dito nag-bishop H5 at eto losing na daw po talaga.
Pagka Bishop C4, ang tinira, E3, no? Nag-blunder na lang, eh. Ang sinasuggest, Bishop E2, daw losing din daw yon. Anyway, tinuloy na nga natin, ganyan po ang nangyari. At eto po, talagang naparesign na, kasi nga, may Knight G6, bagsak po yung tore. Ganun po ang mangyayari. Kaya, nag-resign na lang. Ito pong si Wesley So, after Bishop D5. Kalungkutan, talo si Wesley. Pero, ganun talaga, no? Ang nagustuhan ko sa game na to, hindi nag-burning si Wesley, nag-A6, eh. Nag-A6 po si Wesley na medyo nakakatawa yun kasi napunta sa anti-martial variation, no? Bihira yun. Usually kasi burning si Wesley, kunat lang. Anyway, congratulations, Fabiano Caruana. Sana po nag-enjoy kayo sa laban na to. Muli, ito po ang inyong coach, Speedy Master Daniel Tuuso. Marami pong salamat sa suporta. Hanggang sa muli po natin pagkikita. God bless po, mga kabiyahe. Bye-bye po. Albatross.